Ebs para sa kanyang Atlas. Ming naman para sa kanyang Uranus. Kauser, Kausei, yan para sa kanyang Thanos. Mas hindi ko tayo, Jared, sa'yo. Pero eto na, mabalik tayo sa laro. Mukhang malagbaga na to, mga kaibigan. Peso Esports, dalawa ang kalaban ni Krisha dito. So it's an offlane Kaja ang ating makikita dito sa ating laro, mga kaibigan. So malamig pa ang simoy ng hangin, pero nagbabadya na yung Peso Esports na kumuha ng red buff dun sa bottom lane. Well, good steal, sa totoo lang. Kasi wala pa namang attempt na gagawin dito yung Onyx para maka-steal dun sa kabila. Pero they will be sided here sa may side ng map. Oh my Venus! Ang maiipit to. Maiipit pa sa apat dito, mga kaibigan. Papasok lang yung dalawa. Nabigyan ng triangulo pero revitalize. Naibigay niya. Void will go down for that one. Susundan pa nga ni Solenia. Sasabayan pa ni Ange. Cute for Ebs pero flicker out. Para nga naman makaligtas dun sa dilug yung naibigay ng 1. Pero Krisha will dive in trying to take out that one. Pero Ange Cutie for Revs was able to escape because of the takoyaki play. The takoyaki master. Ayan yung ihihiwalay mo, yung katawang lupa mo, dun sa ano, sa espiritu mo. So mala ano yan. Alam mo yung sa Marvel? Sino yan? Doctor Strange. Doctor Strange? Wala Doctor Strange yan, mga kaibigan. Mahusay. Tama ka dyan. Pero eto na nga, sa middle lane, medyo nagkakaroon sila ng errors for the early stage of the game. Yes, nakakuha sila ng red buff dito ng Onyx PH. Pero naging sagot naman ng Onyx PH is to get 2 kills from the Peso Esports. So medyo mahirap nga naman yun ang nangyayaring laban. Pero kun dito mukhang backdoorin lang naman ang mga tropa, pero kukuha na nga lang ng gold buff para nga naman mas makapag-farm, mas dumami yung pera ng carry dito. Oo, pero kailangan mag-ingat-ingat ng Peso Esports. Bakit? Kasi syempre ang carry pag naunang mag-online yan, katakot-takot. Kasi syempre late game pa dapat magiging boomy ang isang carry. Pero kung umpisa pa lang talagang nagiging pasakit na dire-diretso na sila. Pero itong si Ange Cutie for Revs, makakatakbo na naman yata. But nope, there goes Yuki coming from the top lane. There goes Clash onto the mid lane. Itong si Void kinukuha na. Double kill pa dito kay Yuki. Di pa rin naman sila tapos. Sasama pa sila. And Liu Yi nakuha na din kung namamaga. Lalaban pa rin naman siya. Si Kose patay na. And there goes Tamus is down. Carry will be taken in down. Itong si Ming nabubuhay pa rin naman, pero oh my Venus, another one, he'll still save his teammates, and there goes another kill going for Onyx PH. Double kill for Kaja. That's a good map dive by Onyx PH. Wala pa pong tier 1 tower na nababasag at that point on. Mamaan na to para sa Onyx PH. Yun yung pinapakita nila. And for Jay, for the Selena pick, crucial, halos lahat ng Abyssal Arrow with Abyssal Trap niya. And nakapigil yon for the Peso Esports na kuwanin yung momentum nila kahit nandun na medyo malalim yung Onyx PH. Siyempre, pag nakaramdam ka nga naman ng malalim. Pero speaking of that, tumama na naman dito ang Abyssal Arrow niya. Pangalawang beses Grabe ka naman sa Abyssal Arrow na kaya mong ibigay, mga kaibigan. Pero ops, mukhang mapapatay din si Baring Boy. Tatakbo na nga lang ba? Hindi na nga lang din. Si Baring Krisha, level 5 lang din naman. Pero ops, si Kose, nakita dito, Divine Judgment, ipuputok nga ba? No, sir. Naku po, objectives na lang. Kuha na natin sila hanggat kaya natin para mas maging banga yung laro ng 1PH. So good stuff for them. The arrows are too on point for Peso Esports to handle. Kaibigan, grabe naman talaga. Another one, but no pick. Aso, ahapanin si Tropa. Solenia, makikita. Susubukan na lang ako. Pero wala siyang magagawa dito. Eto na nga din naman. Yung carpet inilatag na. Papalag pa rin sila. Pero Moon is having a great time finding some good space and positioning. This is connected. The arrow is very on point. Ming will be taking that. Pinasok na. The stun. Grabe yung tower dive, mga kaibigan. Onyx PH just keeps on going. They're not yet stopping. Kaso yun na, nadinig na nila ako at nabati na ng tuluyan. Pero well, that is happening. Sam's taking some towers sa bot as an objective for their team, which is good. So, goods naman dalinda yung pinapakita dito ng Onyx PH. Nakita naman natin yung, alam nila na mga maskulado yung Peso. Pero nandun kasi yung kayang ibigay na damage, and nakita naman natin na 11-1 na nga yung ating score. So, for this one, Peso Esports, kailangan nila na makapagkuha or makasecure ng mga buff. And yung ano kasi nila dito, yung funnel nila is si Lancelot lang. Yes, nakakalapit si Lancelot dun sa mga damage dealer like Kari, Esmeralda. Pero ang mahirap kasi, they have Krisha or the Kaja
to give him divine judgment para at least mapahinto siya dun sa binibigay niyang burst damage dun sa Onyx PH. So yun yung nagiging problema ngayon ng PESO Esports. Paano nga ba nila kakaunterin yung isang Kaja and Abyssal Arrow na ibinibigay ni Paring Jay for this one? Sakit sa ulo nung Abyssal sakit, Arrow. Sakit, masakit talaga. Pero eto na nga mukhang lalaban na naman sa top lane, mga kaibigan. Okay. Walang tinamaan ng bahagya. Pero ups, sa objectives lang din naman ang tropa dito. Pero Void giving some damage dito. Okay. Mukhang mapapatay pa yung isa. Legari! Off-cam kill ang kanyang ibinigay. Pero hindi. Lato pa rin si OMV dito. Medyo naging matagal yun para sa kanila. Pero ops, teka nang tignan natin kung mabibigyan pa nga ba. Abyssal Arrow nag-connect pero hindi na rin sapat yun para mabuhay ang kanilang kakampi, mga kaibigan. So, maganda ang ginagawa ng PESO Esports dito. Mukhang ito na ata yung pagbawi na kailangan natin gawin. That's more than a bawi para dito sa PESO Esports. They were able to take a tower plus win that clash. Itong si Grisha, makukuha ko ba nila? Arrow disconnect. But makapag-dishout pa sila ng enough damage to finish him off. Eto na, masyado makunat. So si Kosei na lang, pero papalag pa rin naman. Back na daw siya, pero Arrow did connect once again. But the damage is not enough to finish him off. And Onyx PH, ang husay ng kanilang place dito, kahit papano, at least nadedelay yung pag-back ng mga kalaban. Pero somehow kailangan pa rin nilang i-consider yung bilis pumush ng PESO Esports. Yan, isa rin yun sa magiging problema nila. Kasi yung bottom lane, alam natin, yes, naging busy yung Onyx PH for the early stage. That's kasi pinubugo talaga nila. Binibigyan nila ng pagkakataon na hindi makapag-farm yung Void natin dito. Kasi alam niya na, yun yung makapagbigay ng damage sa kanila. Pero sa lane niya, nakapag-figure out ng alam din. May nahuling dalawa, papasok nga si Ange. Okay. Pero hindi na sapat na kayang tangkihin yung damage niya. Uy, naibigay na nga dito yung Glorious Pathway. Pero si Void medyo malayo, malapalos ang kanyang galawan dito. Pero kung hindi pa rin tapos sa kanyang ibinibigay na damage, eto na nga. Kaden ang ginto na ibinigay sa'yo pero papasok pa rin yung mga tropa niya. Naku po, medyo nahihirapan na nga sila pero oops, meron pa nga din sa likod. Tingnan natin kung makakapalaga ba ang isang Uranus sa pagkakataong ito. Pero Turtle, open na rin. Plus the bottom tower is already down for the PESO Esports. Ayun yung sinabi kong take into consideration ng Onyx PH. So gumawa sila ng way and showed up the bottom lane. Para nga naman at least yung PESO Esports, kahit lumaban sila ng lumaban, nadadali talaga yung mga tore and another one might be taken here by Kaja. Nako po, munti kang pangang makuha yung top lane dito. Lapit for the side of Onyx PH. So already since the early stage, alam natin PESO Esports is already pressured dun sa binibigay na pangmamama ng Onyx PH. Kahit na alam natin na nasa kanila yung mga mamang heroes. Alam mo yun? Nasa kanila yung mga mamang heroes pero hindi kasi sapat. Pero eto nga, speaking of hindi sapat, mukhang pinalampas pa yung Takoyaki pero mapapatay pa rin sa pagkakataong ito. Sinaksak pa nga agad si Void doon sa bandang gilid. Mapapatay pa nga Yuki. Pinasok na sa kanilang third tower pero papalag pa din. Hindi pa tapos ang ating laban, mga kaibigan. Pero Abyssal Arrow, ibibigay nga ba dito? Oops, walang tinamaan sa doon pero godlike si Paring Kun. Pero yung Uranus, nakikita natin doon yung Uranus. Grabe naman yan, sir. Pero Kun will go down for Kun, pumasok ko nga doon, parang walang tole. Walang tore. Grabe, no? Ang usay niya doon. Pero there it goes. So, sobrang pressure na natatanggap ng PESO Esports. Di na nila kinakayang ma-def yung mid lane. So that's why tier 2 mid and bottom are already taken by Onyx PH. Pero lalaban pa rin naman sila dito ngayon. And Skid Frevs, at least makakita tayo ng isang magandang RKO from him to set up for their damage dealer. Pero Yuki, nandito pa rin naman. Esmeralda now going for Ming. He's down. Sasama pa nga yata dito itong isa RKO. Pero patay din naman siya. And there they go. Void is down. The damage dealer of PESO Esports is out. Susubukan nilang kumuha. Thumbs. Fight. But Trisha with that good ultimate, pero actually 3-4-1 trade. Hindi yun ganun pa tapos para sa PESO. Nakawan, sabi dito ni Esmeralda. Uy, teka, masakit yung damage. There goes Thams, evening out the team fight. Kumbaga yun na lang yung magagawa niya eh. Yun na lang yung magagawa niya. Thams, laban na lang. So 4-4-2 trade, medyo okay pa rin para sa PESO. Pero I can still see that as a big win for Onyx. Yes, ang laki nung kalamangan ng Onyx PH ngayon and cry siya using that Kaja. Pero uy, tiga mo naman yung damage ni Kun galing kay Ming. Tiga mo, taga-salo yun eh. Macho yun, sir. Macho yun. Pero syempre, mahihirapan nga naman ang macho kung hindi siya nakakakuha ng objectives dito. Pero tingnan natin kung anong pwedeng gawin ng PESO Esports dahil pinipressure na lahat ng linya. And item check tayo for the carry. Ah, sige, sige. Check natin si carry. 8.5k for the carry. Endless battle and the golden staff. Pasulod na ang kanyang Thunder Belt dito. So, really good na talaga to para sa kanya. And the Kaja, kita mo, burst damage. Kaja yung kayang ibigay.
Oo, oh, abi sa laro pa nga, naibigay nga rin dito mga kaibigan. Pero Krisha, nakita yung target! It's a kill for them. Oh my V, sasalo ng damage laban sa tatlo. Pero wala na rin ditong Divine Judgment si Paring Gadja. Pero oops, antay lang sila ng tamang pagkakataon para makuha and dakuha na nga nila ang first sanctuary lord. Though, Uranus, he's just doing his thing. Kiniklear out na lang. Nag-show up lang siya ng top lane. Kasi sobrang pressure na yung nadadama nila dito sa may mid because of the Onyx PH. Wala silang pake kahit na ganun yung nangyari sa kanilang top lane. Arrow, good dodge there by Void. Masakit na yung damage. So, I think for the Onyx PH, if ever nasabayan nila to, pero Glorious Pathway na, ibigay na mga kaibigan. Okay. Mukhang si OMIV sinasalo yung tower, pero objectives lang naman ang gusto ng Onyx PH dito. Pero Atlas, may ano pa yan. May Fatal Links pa yan na kayang ibigay. Tingnan natin kung masusustain nga ba nila yung damage na to, pero Sanctuary Lord manggagaling sa bottom lane. Tingnan natin kung paano nga ba nila i-defend itong ano na to. Pero Abyssal Arrow will connect para itong saluyay mga kaibigan. Mukhang eto na nga ata yung last na ibibigay. Uubusin na ng Onyx PH ang Peso Esports, pero hindi pa rin napapatay ang Sanctuary Lord. Mukhang magta-tower lock pa nga ang tropa dito ng Onyx PH. Pero Kosei, mukhang aalis na nga lang dun sa nagbabadyang pangani para sa kanila. And the game number one will go to Onyx PH. Pangusay, man. Yung Peso Esports, ito